another review. Hindi lang to basta game. Ang inclusion nito, yung incubation program and launchpad coming from the Froyo Games. And yung goal nila is makabuild ng metaverse that will use the Ethereum and the Binance Smart Chain. Punta lang natin quickly yung website nila. So ito nga yung froyo.games. Makikita natin dito yung ibang mga details about it. So yung background lang nito, they want to create a platform na many developers and game studios or existing games that wants to integrate with blockchain will be able to use their platform. So kung babasahin nga natin yung tungkol dito sa about ng website nila, makikita natin dito na they will be creating SDKs, meaning yung mga software development kits and then yung mga digital asset dashboards. Dahil ang target nila dito is makonect nila yung traditional gaming, yung blockchain, yung esports, and ma-embrace yung nangyayari ngayon dito sa space na to. So ang goal din nila dito as in makapag-provide sila ng platform para hindi na maging mahirap yung transition to blockchain games. Magkakaroon din sila dito ng NFT marketplace na hindi na kailangan ng game developers na mag-create ng sarili nilang platform. And in the future, meron nga silang tinatawag dito na Froyo Game Box wherein kaya nila na i-launch dito yung iba't ibang mga games na i-incubate nila. And then there is an opportunity to, yun nga, yung P2E, yung play to earn, pwede rin makakuha ng mga NFTs coming from the games na gagamit dun sa launchpad nila. Imagine lang natin yung Monster Infinite na launchpad, di ba? They are partnering with other games. And yun naman din kasi talaga yung key. Kapag ka nagkaroon ng maraming games within a launchpad or within a platform, dadami rin yung utility ng token. Kasi dito, ang gagamitin lang nila dito is yung Froyo tokens nila. Kung nagbabasa-basa kayo about the Pancakeswap, yung SushiSwap, sino ba mag-aakala na tatagal din talaga yung mga platforms na yon? Dahil ang goal lang din nila dati, bilhin nyo yung token namin and then kapag merong mga games na nakipag-partner sa amin, you can stake yung mga tokens na meron kami and then you can earn the tokens of the games na papasok dun sa launchpad. To add lang din, itong Froyo Games na Metaverse Gaming by True Game Makers, marami rin silang mga backers. And kung pupunta nyo yung website nila, so ito nga yung Animoca Brands, Spartan, GBV, Mirana, yung Kirin Fund, diba? So nakita rin natin yan sa League of Ancients. And then yung Gate.io, so yung Gate, so yung Koi Capital, GameFi, these are known launchpads din and venture capitals, diba? So sila yung backers nito. And yung strategic partners nila, iCandy Interactive, Lemon Sky Studios, Game Economy, and Jericverse. So tulad ng pinag-usapan natin, so yun pa rin yun, diba guys? So they will provide some fund to this to Froyo project and kung hindi rin magiging mabilis yung mga utility ng tokens, diba? There's a possibility na magda-drop pa rin yung tokens niyan. Pero syempre, if all of them believes na in the future, mag-skyrocket din yung tokens na to, then everyone will still hold and support this multi-project platform. The other part of this website, so hindi pa nga kompleto yung mga details na nandito, so coming soon pa rin yung mga information about the store. Pero yung target nga nila is magkaroon din sila ng marketplace where all of their partners can sell their NFTs freely. And then syempre, yung mga opportunities coming from the Froyo tokens will be related to the games na papasok dito sa metaverse na gusto nilang gawin. And ito nga yung game box na pinag-usapan natin wherein they want to have the opportunity to share yung different games whether it is a play to earn or play to win and then yung mga prizes. This will be diverse coming from different games na papasok dun sa platform nila. Tingnan natin ano yung mangyayari. Even yung mga branded goodies, merch, pwede rin nila na ipamigay dito. Well, actually, inisponsoran din nila tayo ng $250 worth of goodies na ipopost ko na lang doon sa Twitter account ko and sa Facebook page ko. Ipipin ko yon. So, make sure lang natin na mag-join din tayo doon sa mga social media accounts nila and wag nyo na rin kalimutan na mag-subscribe dito sa YouTube channel natin and sa iba nating mga accounts para pag meron tayong mga ganitong sponsorships coming from the game na pinifeature natin, then you will get the opportunity rin to win. So
trading platform. So coming soon pa rin yung information dito. Pero yung nakuha kong information is by next week, parang they have partnership with Pancakeswap. This coming January 18, malo-launch na yung token nila doon. And then meron din yatang mga staking options. Pero i-check na lang natin yung iba pang mga information about it later on. Punta lang tayo dito guys sa document. So ito nga yung white paper nila. Pinasadaan ko lang to saglit. So halos nasabi ko na rin naman yung mission and vision nila dun sa may about na part. And I think yung potential nitong launchpad na to is if you're looking at collaborating with many projects and bringing a platform, then looking at many utilities ng token. So yun talaga yung nakikita ko na may chance talaga na karoon pa ng sustainable na economy. Even ma-achieve nga yung tinatawag natin na metaverse. Kasi kung mag-isa ka lang na project, diversified talaga yung mga opportunities. Kilala naman din natin yung mga sarili natin. Ha? Diba? We always look for new things. We want to try new things. And yung nakikita ko nga dito sa Froyo games, so meron talaga tong potential. So hanggat di naman natin nakikita yung mga working applications and products, di ba? So we cannot assume things pa. So it will always be a risk. So syempre, i-manage din natin yung expectations natin. So inspiration nila dito yung Mobile Legends, dahil nga through this they're able to combine yung casual gaming and esports. Pero syempre yung blockchain, bago pa lang din yan. So they want to combine these three areas na na-mention na nga rin natin kanina. And gusto rin nila i-take advantage yung paglabas ngayon ng mga smartphones, di ba? Na they are capable of bringing din yung mga games with graphics and required performance para magkaroon din ng better player experience. Yung pinakamaganda rin na target nila dito is, syempre, makapag-open up sila ng opportunities. Not just to AAA game studios, but even sa mga indies na mga game developers, where they will provide all of these platforms na na-mention nga natin, yung tinatawag nila na SDK. Kung gusto nyo pang basahin yung information about that, andito naman siya sa white paper nila. I think every game is aspiring na magkaroon ng ganito in the future. Dahil nga nasa decentralized space tayo, then kung kaya natin na maging decentralized din yung creation within the metaverse for the creators, then mas magiging successful pa. For sure, si Facebook, di ba, nag-transform sila sa Meta. And ano ba ibig sabihin ng Meta? Beyond. For sure, they will target creating a platform wherein creators and developers can make their own space within the metaverse. They will be creating yung gaming incubation and launchpad, wherein they will also build the audience, keep the influencers, and then come up with collaborations with one project to another while focusing on the project structuring, specialized coaching, focusing on the relationships and building the credibility. So ang target din nila dito, syempre, ma-filter nila yung mga projects na pupunta dito sa kanila and make sure na syempre hindi magiging rug yung mga project, dahil nga, so yun, they will look on fostering high quality NFT games while keeping the quality of the story, the visuals, making a bridge for the traditional game developers na mag-adapt dito. Roadmap. So yun nga, this first quarter, ilo-launch na yung Froyo token. Ang pagkakaalam ko, this will happen this January 18. So tingnan nyo na lang guys yung mga social media accounts ko and magpo-post ako doon ng poster about their incoming activities or events na kailangan nating bantayan. So they will have the player registration with MetaMask, Froyo NFT Launchpad, and then yung Froyo Games NFT drop. And then sa quarter 2 naman guys, so yun na yung multi-chain NFT marketplace nila, yung Ethereum and BSC. And then yung mga NFT drop with artists, NFT launchpad for Close Stars. So ito nga yun guys, yung isang game dito. So meron na agad silang game na nakapila dito sa Cryptant Crab. Wala pang masyadong mga details dito. Hindi ko pa nabisita yung websites nito kasi ang focus natin dito is yung website ng Froyo Games.
Chapter 3, meron na silang game box. Dito na nga magkakaroon ng opportunity na maka-earn ka ng NFT ng mga games na naglo-launch sa kanila. They will make the games available then, or maybe they will come up their own games then. And then yung SDK, so ito yung software developer kit na other developers can use para makapag-build within their platform. And then may third game ulit sila sa Froyo. And then quarter 4, so ito na yung mga NFT drops nila and iba pang mga games na ilo-launch nila. Tokenomics, pinasadahan ko na rin to, and around 15% to 20% yung mga na-unlock sa TGE. Pero kung titingnan niyo yung mga tokens, almost all of the partitions, naka-cliff sila at least 1 year. It is a sign na long-term talaga yung nakikita nila dito sa project na to. And yung fund na magagamit nila dito is itong sa marketing, kasi 100% unlocked yan. So around 1 million lang naman yan. So ito naman yung Pancakeswap, yung initial farm offering nila, wherein magkakaroon nga rin sila ng staking dito and you will be able to earn tokens. Total ng tokens nila dito is 1 billion. So January 18 na to, kaya kung interesado tayo na makakuha rin ng mga Froyo tokens, then hintayin natin to sa Pancakeswap. And make sure na gawin nyo rin yung research nyo kung this is a project na you want to support. Alright guys, as I've mentioned, meron nga silang in-sponsor sa atin na 250 USD giveaway. Ang gagawin nyo lang is sa mga links nila na i-share ko sa description, sa Discord, sa Twitter, and sa Telegram, magjo-join lang tayo doon guys para updated tayo doon sa mga new updates sila. Even mga token drop din na will happen this first quarter of the year. And magpo-post na lang din ako doon sa mga personal accounts ko. Kaya make sure lang natin na mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko. Follow niyo yung Twitter ko. And that's it. So I hope meron ulit tayong natutunan dito sa content na to. And kung meron kayong mga questions and suggestions or concerns, lagay niyo lang sa comment section. And definitely, I will answer. And sabihan niyo rin ako kung ano sa tingin niyo yung potential ng project ng Froyo Games. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye. Hello guys, as you know, meron tayong rinarun na campaign wherein namimigay tayo ng 250 Gcash sa mga supporters natin na nagla-like and subscribe and comment sa mga videos natin, yung pinakabagong video. So ngayon, ang pinakabagong video natin, itong Monster Infinite. So kunin lang natin yung link nito and dito tayo pipili ng random winners. So, dalawa yung mananalo. Alisin natin yung duplicate, yung mga replies. And so far, meron tayong 23 comments sa unique users. Thank you guys for visiting my channel. And piliin na natin kung sino yung mananalo. So, congratulations Mark Angel Marquez for winning. So, si Ma Mark to. So, congratulations. And kuha pa tayo ng isa pa. So, Argelo Narvaez, congratulations. Guys, sobrang laki ng tulong nyo sa channel na to and I hope you will continue to support all of our videos and share nyo to sa family and friends nyo para magkaroon din sa'yo ng opportunity for some of the blessings na sinishare natin.